nga pala si Lorenzo de Sarigacho, may-ari ng The Ink of Baphomet Tattoo and Body Piercing, located at Aringay, La Union. Ako yung panganay na anak ni Papa. At ako magtattoo ni Papa nung high school ako. Siguro nakikita niya na kaya ko na at magagawa ko na ng maayos yung mga basic na pinapagawa niya sa akin dun sa mga henna. And then, sinasama-sama niya naman ako dun sa mga tattoo competition. Kaya, mas nahikayat na naman ako mag-tattoo. Bale, pinapanood ko siya kung paano siya mag-tattoo. Pinuturo naman niya sa akin kung paano yung mga basic, yung mga lining, kung paano mag-shading. Tapos, paano ko mag-color packing. At yung pinaka-importante sa lahat yung mga tinuturo niya sa akin is yung paano ka makikommunicate sa mga customer mo, paano ka makipaghalubilo sa ibang tao, paano ma-entertainin yung mga gustong magpatato na pumapasok sa shop. And then, paano mo i-manage yung shop na ikaw lang na sarili mong paa na huwag kang aasa sa iba. Sa kanya ako rin natutunan maging independent sa sarili mo. Medyo may mga problema kaming napagdaanan. Bali, nag-less ako sa amin. And then, ayun, nagsarili ako. Nagpunta ako ng mga gamit. At na-realize ko yung mga sinasabi niya sa akin, ng mga panenermo niya sa akin. Isa pala yung aral para sa akin na hindi mo magagawa yan na pag-ganyan-ganyan lang, patamba-tambay lang. Wala kang mararating sa buhay kung ganyan ka. Mga ganon. Kaya, pinokus ko yung pagtatato ko. And then, sa kanya ako din natutunan kung paano magpundar. Pundar ng mga gamit. Magpundar ng mga gamit pang tato, ganun. Tapos, mag-ipon ng pera. Kasi, hindi naman palagi may customer na magpapatato eh. Kasi ako dati, waldas talaga sa pera dati, walang pakialam sa pera dati. Gasto dito, gasto doon, wala akong naipupundar. So hanggang ngayon, buhat-buhat ko pa rin yung mga pangangaral niya sa akin. At ito ako ngayon, sarili ng shop. Na sarili ko lang. Yun ang napatunayan ko sa sarili ko ngayon. Kung hindi dahil kay Papa, hindi ako nagtatato ngayon eh. Siguro, nandyan lang ako na nakatambay, humihingi pa rin ng pera sa magulang. Last time, bumisita dito si Papa eh. Sabi niya, titigil na daw siya sa pagtatato kasi nga, nagpa-convert sila ng Muslim. Anong magagawa natin? Yun yung ginusto niya, yun yung pinili niyang way. Supportahan na lang natin kung ano yung gusto ng magulang natin. And then, ngayon lang ako magpapasalamat kay Erpat kasi hindi kami gano'ng masyadong nag-uusap, hindi kami yung gano'ng nagbabanding. Thank you ulit pa sa tulong, sa mga aral na binigay mo sa amin. Maraming salamat. So, suportahan ka pa rin namin.